So, yung isa sa mga kasama namin sa industriya. Ayan, so, nagkaroon po sila ng closing na naman dito. Alright, as you see, hindi po kami natigil para maghanap ng mga bahay na pwede at pasok doon sa mga budget po natin. As of na, sa katunayan, dito po kami sa NAIC ngayon para tumingin naman ng mga model units na pwedeng-pwede, pasok na pasok doon sa taste mo. Kaya tara, pasukin natin yung pasok sa'yo. Yung ano po? Yung 3, yun po yung may ano, may row houses. So, ayan, nakikita nyo, tuloy-tuloy na po yung development dito sa area na to. And, ito po yung phase 1. Right? Ayan, so, 12 to 15. 14, 15. So, mapapansin nyo po may mga kalsada na kanya. So, nakakaroon na ng mga, ayan, meron ng development sa road. Ibig sabihin, ito yung area na unang itatayo. Pero kung mapapansin nyo, kahit ang bilang niya 11, 12, 13, 14, napakalapit niya rin po niya sa gate. Alright, so itong phase 1, ito yung unang open po natin ngayon. Alright, yung computation nilalagay ko na lamang po dito sa description kasi anytime pwede po magbago. Pwede po magbago pa. Ayan. Yeah. 12 po yung kanyang main road, yung kanyang ano, lapad ng road is 12 sa mga main road. Tapos po sa mga secondary naman is 8 and 6.5. So yan, kung nakikita nyo yung mga buhok ng mga kasamahan ko, naglilipad-lipad, ibig sabihin yun, as of the moment, ang oras po natin is alas, mag-alas 12 na, o 11, pero tinan mo yung mga buhok nila, lumilipad-lipad pa rin, ibig sabihin, mahangin, malamig sa lugar na to. Alright, sige po, mamaya-maya ulit, tingnan natin yung model unit. Alright, eto na. Ito yung model unit, house po siya. So, ang dito po sa kanyang frontage po, ang kanyang lot is 2.5 po. Ayan, para sa mga end unit, ang pinakamababang ano, ang pinakamababang sukat is 1.9 yung available na lot. Alright, sa likod naman po is 2.0, ibig sabihin 2 meters po yung pinaka haba ng lote. Okay, so mamaya, nasa details din, description, yung available, yung mga details po ng bahay na to. Pasukin muna natin. Sa ngayon, wala pa kasing ano, wala pang unit na tapos talaga, fully na tapos na yung construction. So, itong papasukin natin. More or less, makakaroon tayo ng idea kung ano magiging itsura ng bahay. Alright? So, plain yung ating pong semento dito. Ayan. Okay, so may mga breaker na rin po. Sa maganda dito sa unit, sa mga bahay dito, is naka ano na yung kanyang bintana. Ayan, yung CR niya. Ayan. Ganyan po yung magiging turnover. Ayan. Sa likod naman po, andito po yung pinaka utility service area. At andito po yung pinakalababo natin. Again, so bagong subdivision po to, kahit dinidevelop pa lamang. Puntahan naman natin sa taas. Ayan. Naka-framing na po, steel frame na po yung ating pong ano, yung ating pong hagdanan. Tapos, may buhos po ng simento. Okay, ang taas po nito is wala pa rin, walang partition, pero may ceiling na. Okay, so, at ang loob nito is may foil na daw na nagre-reduce ng init na maaaring pumasok dito sa ating bahay.
Kasi po ang turnover niya, may ceiling na siya with astro coil sa taas. Okay, so yeah, nakaganyan yan kasi yung mga ito, ito mga wirings na yan, nakaganyan yan kasi ikaw kasi yung mag, pag nagkaroon ka ng division, maaari mo itong ilipat-lipat. Alright? So, nakagilis na po yung ating pong mga window, yung pong sasabihin ko kanina. Yan po sa CR. Meron na rin po dito ang provision para sa aircon. Ayan, ito po sa harap. At yun naman po sa likod. Alright. Ayan po yung harap. Kung mapapansin niya. Okay. Ayun. So, sa ngayon, as of the moment na akin pong itong video, nasa 7K pre-selling price yon. So, ibig sabihin, anytime from now, kaya may mga ano pa dyan, anytime from now is talagang maaari siyang tumaas. Hindi lang maaari, tiyak na tataas. Tayo pa lang yung mga model houses po dito. And magkakaroon po ng ano, transport hub dito from subdivision po direkta papunta doon sa pinakabayan na Ig. Jollibee, yung mga area na yon. So hindi po tayo mahihirapan sa transportation. Kung makikita nyo rin po yung yan po yung pinaka-gate lang. Yan, yung bridge na yan. So ibig sabihin, napakalapit lang siya doon sa ating pong tinatayo ng mga units. Chance area na yan. So phase 1 po ang tinatayo po natin ngayon. At nasa more or less 700 units lang po tinatayo dito. Kaya expect po tayo na anytime soon talagang mauubos na to. At expect na rin po natin ang tiyak na pagtaas po ng mga presyo ng mga units po dito. Alright. Ayun, kung napapansin nyo yung ano, yung mga puno, sumasayaw-sayaw pa rin. Sumasayaw. Ingat po. Ayan, so, yung isa sa mga kasama namin sa industriya. Ayan, so, nagkaroon po sila ng closing na naman dito. Ibig sabihin, meron na naman unit ng mga nabenta dito as of now. Isa yan sa mga indication na talagang super duper duper mabenta yung mga units dito. At sa ganung rason, super duper bilis ng pagtaas ng mga presyo. Right. Ayan. Okay, so later na lang ulit. Pwede naman, di ba, ano? So yun nga, ongoing po yung development dito sa area na to. Ito po yung pabahay sa Nike, isa sa mga pinakamurang house ang lot. I believe na pwede po natin makuha. Okay, kung ikaw din ba yung investment purposes, I am sure na sooner, itong pinaka-presyo ngayon, nakikita nyo sa ano, as of the date ng upload is, mag-i-increase siya. For sure, for sure. So, ang increase po is, na, hindi mo na may iwasan yan. Ayan, so, ito yung model house ngayon na ongoing yung construction. Ayan sila kuya, double time sila. Alam nyo, kahit hindi pa nagagawa yung model house na yan, ang dami nang nagpa-reserve. Kung makita nyo sa video ko kanina, yung lumabas na kotse, kakapa-reserve lang. Kasamahan din naman yun sa industriya. Kakapa-reserve lang ng unit naman dito. So, first time na pinuntahan namin dito, ako personally, at alam ko, 2 weeks, 3 weeks from now, ang dami na nakapagpa-reserve, ang laki na ng pagbabago niyan. Tapos kanyang tugtugan mo, no? Busog ka sa ganyan yung tugtugan mo. So dito po sa baba, ang taas po niya 2.6. Baka may tinanong ko sa iyo.
Yan. Tapos yan po yung CR, ganyan po yung tiles ng turnover natin. Isang metro. Tatlong patong na 20 by 20. Tapos meron na po siyang shower, may lavatory. So, kompleto naman na po siya. Yes. And then, may ceiling na rin po siya. Tapos yung comfort kay Kaya, kasi po ang turnover niya, may ceiling na siya with Astropoil sa taas. So, may ceiling. Oo, pero maganda naman na yung sahig niya. Kung mag-linoleum sila pansamantala, okay na po siya lang yan. Kung hindi pa sila magpapagalis or magpapabinil, preference naman ng buyer na. So, financing po natin dito, same pa rin, yung mag-ibig, in-house, kaya in-house natin subject for management approval, spot cash, kaya yung deferred. Okay.